kabataan. May nag-comment din po sa ating Facebook Live ngayon, Pastor. Bakit ang Sanlibutan inaangkin mo na, Pastor? Oh, ang Sanlibutan naman talaga para sa Diyos yan. Pag sinabi mong Sanlibutan, tao yan. Tao. Ang Sanlibutan noon ng Diyos, si Adan lang at saka si Eva. At yung Garden of Eden. Although, planet Earth na rin to. Inagaw ng masama yun. Pinutol niya yung relationship sa Diyos. So, hindi na ang Diyos ngayon ang may-ari kay Adan at kay Eva. Si Lucifer na. Ewan kung alam ni Eva at Adan yun, pero whether or not they know it, si Satanas ng tatay nila ngayon. Lumaganap yan sa buong sanlibutan. Hanggang ngayon sa ating kapanahunan, naging bihasa ang tao through the evolution of the years of time. No, nagkaroon siya ng knowledge increased. Kaya makikita mo na ngayon yung modernong siyensya, yung technology. In fact, yung siyensya na yan, nandoon na yan eh. Pasimula pa kay Adan. Kailangan lang mag-evolve ang karunungan ng tao. O, bago niya ma-discover yon. So, nung nag-evolve, eto na nga. Ayan. Makita mo na, ang kaharian ng Diyos, kuminsan, ang kaharian, ang tinatawag na sanlibutan, kuminsan ang pagkakamala ng sanlibutan, yung mga building, yung mga kung ano-anong material na nakikita, lahat yan gawa ng tao. Ang pinakamahalagang commodity na ginawa ng Diyos ay ang tao. Amen. Alisin mo ang tao dito. Lahat yung 7 billion na alisin mo. Ano itong sanlibutan ito? Walang buhay, di ba? Oh. So, huwag mong tingnan ito, ang ginawa ng tao. Tingnan mo siya. Yun ang sanlibutan. May-ari ngayon si Satanas. Kaya sabi niya sa Panginoon, tingnan mo ang kaharian ng sanlibutan. Binigay sa akin lahat yan. Pinagkaloob sa akin yan. Mapapasayo, kanino ko man ibibigay, pwede. Basta't sumamba ka lang. Basahin mo. O Pastor, sa Lucas 4:5-8, at inakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. 7, Pastor. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyo ang lahat. Yung kaharian. Ngayon, ganun din, pinapakita ni Satanas. Sabi niya sa akin lahat yan. Yung lahat ng taong yan, akin yan. Sumusunod lahat yan sa kanilang kalooban. Religion ka man, o ano, what kind of community you have. Scientific community, academic community, economic community, political community, tao lahat ang may gawa niyan. Sa kanyang lahat yun. Bibigay ko to sa iyo, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian nito, basta't sumamba ka lang sa akin. Ngayon, nakuha ni Jesus Christ yun. Hindi siya na-tempt tulad ng First Adam. Hanggang sa binayaran niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkapako, nakuha niya, it is finished. So, wala na sa kamay ni Lucifer ngayon. Pero hindi pa alam ng tao. Baka panlilin lang pa rin siya kasi hindi pa alam ng tao. Yung ginawa ni Jesus, pati itong religious world, hindi alam eh. Ngayon lang ako nagpapahayag nito kasi alam ko na eh. Amen. Oh, so, nasa kamay ni Jesus Christ. Naghihintay siya ngayon kung sino yung mapagkakatiwalaan na magiging anak na siyang magmamana nito. Kasi atin talaga yun. Oh. Eh, may sa churches, may nauna sa akin. Jewish church, may nauna. Hindi sila umabot doon sa antas na yon. Sa karunungang espiritual at kapahayagan, hindi sila umabot. Kasi kontento na sila doon sa natanggap lang nilang material, physical. Nalinlang pa rin sila. Kala nila, ligtas sila, eh, hindi pala.
Mateo 7:21 na naman. Kala nila ligtas sila sa kanilang ginagawa. Hindi pa pala.